Dennis Schroeder, mga idol, gusto ngang bumalik sa Los Angeles Lakers at nagsabi na nga rin siya kay LeBron James. Sa Instagram post niya nga ay napakomment itong si LeBron na tough at nag-reply nga itong si Dennis Schroeder, might gonna run it back. Yan nga mga idol ang kanyang pagpapahayag ng interest niya na bumalik sa Lakers. At sino pa ba ang pinakamagandang sabihan kung hindi ang franchise player ng Lakers na si LeBron, na alam natin na may boses nga rin pagdating sa front office at sa pagkuha nga rin ng mga players. At surprisingly mga idol, ang mga Lakers fans ay gustong ibalik eto nga si Dennis Schroeder. Sabi nila mga idol, for the veteran minimum, tatanggapin nga daw nila ng maluwang bukas kamay, bukas pala dito si Schroeder sa roster ng Lakers. At kung sa veteran minimum lang din naman makukuha ng Lakers itong si Schroeder, ay bakit ba sila tatanggi doon? Isang six-man candidate mga idol na talaga namang makakatulong sa kanila kung off the bench na maglalaro itong si Schroeder. Sa Lakers mga idol, nag-average nga siya ng 15 points per game, which is starting siya dyan mga idol. Pero nung sa OKC kung saan off the bench nga siya, halos 19 points ang kanyang in-average doon. Pagpapatunay lang na talagang effective itong si Dennis Schroeder kapag nga naglalaro siya off the bench kesa sa starter nga siya. At yan nga mga idol ang dapat na gawing adjustment neto ni Schroeder. Diba nung first time niya nga sa Lakers, dinemand niya na gusto ko maging starter. Pero hindi nga ganun siya ka-effective. Alam naman siguro natin mga idol na ito nga si Dennis Schroeder ay medyo ball dominant. Para nga maging effective siya ay kinakailangan niya na ang bola ay nasa kanyang kamay. Kung starter siya sa Lakers, hindi nga yun masyadong magiging maganda. Andiyan si LeBron James at si Anthony Davis, dagdag pa si Westbrook. Kaya nga mga idol, kung gusto niya talaga na makatulong sa Lakers, kailangan niya maglaro off the bench. Sa tingin niyo ba mga idol, magandang addition dito nga sa Lakers team muli itong si Dennis Schroeder? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan naman natin itong ang si Kyle Korver na balik lang nga sa team ng Atlanta Hawks pero hindi bilang as a player kundi bilang isa na sa kanilang front office. Matapos nga siya na mag-serve bilang player developmental coach sa team ng Brooklyn Nets, nag-level up na mga idol ito nga si Kyle Korver. At mukha nga matapos ng kanyang NBA career, ayaw niya pang mawala sa NBA. Gusto niya pa rin maging partingan ng NBA family at mukha nga nag-enjoy naman siya. At ito nga mga idol, na-rewardan nga siya ng promotion netong Hawks bilang isa sa kanilang mga front office guys. Panghuling balita naman tayo mga idol, isang rival GM ang nagsabi na ito nga daw si Kevin Durant ay hindi mananalo ng kahit anong title NBA championship nang wala si Stephen Curry. Alam naman na daw na yon ng lahat, kaya cautious na nga rin daw ang ibang mga NBA team sa pagkuha kay KD. Ayaw nilang ibigay ang lahat ng kanilang asset dahil hindi nga sigurado kung makakapag-provide itong si Kevin Durant ng championship sa kanilang team. Kaya nga ngayon daw mga idol ay sobrang tagal bago ma-trade itong si KD. Nag-aalangan pa rin ang ibang mga NBA teams na mag-all-in nga sa kanya nang dahil nga sa sinabing dahilan na itong rival GM na ito. At so far nga mga idol, itong payag na ito ay totoo. Simula nang umalis itong si KD sa Warriors, hindi pa nga siya nananalo ng kahit anumang NBA championship samantalang ang kanyang inalisan na Golden State ay nanalo na. Kaya nga kung gustong mabasag ni Kevin Durant ang narrative na ito na hindi niya kayang manalo ng championship nang wala si Curry, ay kailangan niyang manalo ng kahit isa na championship without Stephen Curry. Pero anyways mga idol, naniniwala ba kayo dito sa sinabi ng rival GM na ito about kay KD? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!